Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano pa pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-iikog na yun sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Ay, nako, talaga namang atrasado na naman tayo. Alas 5:40 na, mga kaibigan. Napapasarap ng talakayan kasi si Mon at saka si Senyor. Nakakalimutan ng mga tulad naming nandito lang sa gilid. Gandang hapon, partner! Magandang hapon, partner Edwin. Magandang hapon po sa ating mga kababayan na ngayon ay nakatutok sa programang Balita na Serbisyo Pa. Yung mga lingkod, David Oro, syempre, at Edwin Eusebio. Partner? Oo, mamaya, serbisyong IC, pag-uusapan natin dahil health topic tayo pag Webes. Eh, pag-uusapan natin yung napapanahong impresyon o karamdaman na maaring tamaan kayo, kaya kayo ipakaukol ng pag-iingat to ito. Pamilyar ka ba dito, partner? Yeah. Sa leptospirosis. Yeah, oo. At yan eh, syempre kapag mayroong baha, nandyan na yung mga virus na dala po ng ihi ng daga, pasintabi sa mga ngayon ay nagdi-dinner na. Pero delikado po ito. At nakamamatay po ang epekto ng leptospirosis. Kaya subaybayin niyo po ito, ha, para sa mga karagdagang kaalaman. Bahagi po ng public service ng programang Balita na Serbisyo Pa. Oo, maaaring mas magiging mabungay ang ating talakayin dyan dahil health topics yan. Correct. At yung mga maaaring nakaranas dyan, maaaring kayo makapag-share ng inyong experiences. Ang ating FB account, DWIC82, ang website, DWIC82, at binanggit mo naman ito, partner? Hindi pa naman. So, sasamahan nyo kami at mainit na mga issue ang ating pag-uusapan later on kasama na ang ating poll questions, pero nakapila na yung ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Ngayon natin ang lugar ng Malabon, si Danny Cruz. Danny Boy, go! Yes, 5 milyong piso at mahigpoint 5.1 na financial assistance na tulong ng Malabon para sa mga biktima ng bagyong Rolly at Ulysses sa probinsya, aprobado na. Sa virtual special session ng City Council ng Malabon na pinangungunahan ni Vice Mayor Bernard de la Cruz, naghain ng Resolusyon 212-2020 itong si Consul Enzo Oreta para aprobahan ng pagbibigay ng financial assistance sa mga ng Malabon na Risk Reduction and Management Council sa mga biktim ng sinalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Ayon kay Consul Enzo Oreta, ang financial assistance ay manggagaling sa Quick Response Fund ng MDRRMO ng siyudad ng Malabon, kabilang ang mga LGUs na bibigyan ng tulong pinansyal na kalahating milyong libong piso ay ang Baliwag, Hagonoy, Bukawi, San Miguel at Kalumpit mula sa probinsya ng Bulacan at itong Tabaco City sa Albay at ito namang 300,000 piso para naman sa LGU sa Tugigaraw dyan sa Cagayan at Cagaban at Iligan City sa Isabela. Kasama din ng sa 300,000 piso ang Balagtas at Malolos Bulacan at itong Candaba Pampanga maging itong Labo sa Camarines Norte. Ayon kay Consul Oreta, napakagaan daw ng kanyang pakiramdam dahil buong buo niya ang bayanihan sa lungsod ng Malabon. Kasabay nito ang pasasalamat sa mga konsihal na lahat daw ay tumugon sa kanyang panawagan at tumulong maging ang kanyang kapatid na si Lenlen Oreta. Ayon kay Consul Enzo Oreta, ang kanya daw ginawa ay kahit papano sana daw ay muling makabangon ang ating mga kababayan dahil ramdam daw niya ang inabot na hirap ng mga ito. Metro Patrol Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Metro Patrol.
Alright, buena mano pa lang yan ang report ni Danny Cruz. At kung meron kang talaan dyan ng ating mga magre-report, partner, do the paper. Meron pa partner, ano? Nakapila na rin sa atin ang ating Metro Patrol na si July Pudok. Metro Patrol. Kahit kahulyo. Yes, Benid at Edwin. Ang kala ng mga iba rito sa amin, sa aming barangay, sa may barangay Gaya-Gaya, ay wala nang mga umiikot na mga police possibility. So maraming yung mga naiitbulaga rito eh, lalo na yung mga umiinom. At minsan, pag linggo, may tupada, napatago. At yung mga violate, yung ano, yung nag-lumalabag sa tinatawag na health protocol, eh hindi nila alam na minsan ay nag-exempuhan sila ng mga police patrol taga San Jose del Monte at sila ay hinuhuli dahil lumalabag sila sa nasabing mga batas na itinag-utos ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte City, Bulacan. Ito Metro Patrol, July Pudok Magulat, sa bilang Tondo Lakas, BWR. Metro Patrol. Okay, ano magkasunod na report ni Danny Cruz at July Pudok, partner? Mm-hmm. At syempre pa, medyo nasa kalagitnaan na tayo ng kasalukuyang linggo at kasalukuyang buwan. Imagine, no? Oh, 19 na pala. We're running on the third Thursday of November. Right. At mahigit isang linggo na lamang, tapos na ang November. At pagkatapos December na, kaya ngayon may mga time na hindi na rin tayo nagbubukas sa mga aircon sa bahay, lalo na sa gabi, dahil sa malamig na ang simoy ng hangin, partner. Totoo yan, pag, lalo na pag nasa mataas kang building, kamukha na kinalalagyan ko. Eh, buksan ko lang yung bintana, malamig na sa gabi. Lalo sa mga katulad mong yeyeminin, partner. Hindi, ano yun, ang tawag doon, nasa mga middle class building. Oo nga. Na maliit lang ang lungga mo pero akala yayamanin ka. Easy. Mm-hmm. So, mapag-uusapan, binabanggit mo magde-December na. Yan. Pag magde-December na mga kaibigan, lagi nating concern, meron pa bang laman yung ating kusina, yung ating paghuhugutan ng mga pagkain, cabinet, at ano pa man? Nakakalungko nga, partner. Ngayong panahong ito, talagang lahat yata ay nagtataasa na maliban sa inyong lingkod. Asay, senyor. At saka si senyor. At kanina nga, nakikinig ako sa ibang anggulo ng may kaugnayan naman sa tinatawag na price freeze. Umaangal, partner, yung mga ibang mga magbababoy o yung mga nagtitinda halimbawa ng mga livestock at the same time sa mga agriculture dahil nga sa mga gulay, dahil nga sa pati sila ay hindi sila makapagtaas ng presyo dahil nga sa price freeze. Pero sa isang banda, maunawaan din natin yung kalagayan na partner ng mga kababayan natin na magsasaka o mga livestock growers. Dahilan sa talagang sila man ay nasa lanta nitong sunod-sunod na mga kalamidad. At bilang katunayan, partner, sa report nga ng NDRRMC, ang inabot na pinsala sa agrikultura, sabagay kasama na rin dito yung mga infrastructure, ay kay Ulysses pa lamang to, ay umabot na sa halos 10 bilyong piso, partner. Ganong matindi. Matindi, no? Oo. So, di tayo lalayo dyan sa paksa na yan sapagkat mukhang nag-trending din sa usap-usapan yung panayam natin exclusively kay Secretary William the other day. Correct. At pinag-usapan natin doon yung supply ng pagkain, yung trabaho sa ating mga nasa farm sector. Yeah. Pero isiniwalat ng kalim sa pinakabalita ngayong araw na kailanganin para mag-angkat ngayon, partner David, mga kaibigan, ng karagdagang supply ng bigas sa susunod na taon. Mm. At sabi nga raw nitong si Secretary William Dar, na taga na ang kanyang pinapangasawaan ay DA, ha? Hindi Dar, ha? ay sabi niya, ayon po kay Secretary William Dar ng Department of Agriculture, matapos anyang mawalan ng tinatayang 8 araw na supply ang bansa,
bunsod ng pananalasa ng tatlong magkakasunod na bagyo, partner. Oo, naalala mo yung sabit mo the other day, ano? Correct. Yung maganda sa mga taong sabi nga yung mapagpakumbaba eh. Umaamin ng pagkakamali. Tama yun. Ayon kay Secretary Dar, mga kaibigan, nasa humigit kumulang 12.3 billion pesos po na halaga ng pinsala sa agriculture pa lamang yan, ha, nung tatlong bagyo. Quinta, Rolly, Ulysses, at mahigit 39% pala dyan, partner, mga kaibigan, ay sa bigas. Palay, bigas. So maliwanag na, ito yung kabuuan, ha, when it comes to damage sa agriculture, ay ito na ang latest, ano, partner. Mm. At sa kabila naman ito, meron naman dang tiniyak itong si Secretary Dar, na sapat pa rin ang kasalukuyang supply ng bigas sa bansa, natatagal pa rin anya ng 82 araw. Kung 82 araw, lalagpas na ng 2020 yan. Aabot pa next year, mga kalate ng next year, partner. Hindi naman siguro. Mga first quarter of next year. Yan, mga first quarter of next year. Kaya sabi ni Secretary Dar, ang puntirya ngayon ng Department of Agriculture, maabot man lamang yung 93% rice sufficiency, partner, mga kaibigan. Oo, pero dahil nga dito sa mga nagdaang bagyo, ay posibleng maabot lamang nila ang 89% hanggang 90% ng tinatawag po na rice sufficiency. Ito po yung ibig sabihin ay yung kasapatan sa mga pangangailangan po ng Pilipino ng staple food ay ang bigas, partner. Pare, ako makain ng bigas, sinasain ko muna para bago ko kainin. Kung kumakain ka ng bigas, ikaw na lang. Pero ako sinasain ko muna para maging kanin. Alright, so dyan natin uhugutin ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. With a paper, partner David. Yeah, sa ating tanong, sa iyong palagay, dapat pa bang mag-angkat at magdagdag ng bigas o para sa karagdagang bigas sa ating bansa hanggang sa 2021? Ayan. Ayan. So, ang magiging sagot natin, not just answerable by yes or no, kundi yung inyong vision o yung inyong pananaw sa tanong na yan. Ano? Correct, oo. Alright. Considering na, yung nga, ano ba ang pwede namang pwede pang gawin para naman masuportahan yung ating mga magsasaka na sinalanta ng sunod-sunod ng mga kalibidad, partner. O saka tawagan din natin ng pansin ang transparency ng ating pamahalaang Duterte, gitlalo pa ng mga tumatanggap ngayon ng mga donasyon, sapagkat ngayong araw magmula kayo ng umaga naririnig ko nang nire-report nila Idol Vic Lima at Alex Santos yung pagbibigay ng mga ayuda ng ilang mga international organizations, the like of Australia, nagbigay doon ng 28.5 million na tulong, type of relief sa Pilipinas. Eh baka di dating makuwente mga yan, ha? Mag-alay Yolanda. Oo nga, kaya dapat talaga, ito yung tiyakin ng ating pamahalaan, partner, na yung mga tulong na yan, mga international aid na yan, galing siyempre sa iba't ibang mga bansa na gustong tumulong sa mga nabiktima ng sunod-sunod na kalamidad ay makakarating sa bulsa, makakarating sa lukbutan po ng ating mga kababayan na naapektuhan ng matinding mga kalamidad sa ating bansa, Parker. Ayun, bulsa rin naman pala para sa bulsa ng ating mga kababayan. Yun, lukbutan po mga kaibigan ay malalim na Tagalog ng bulsa. Galing anyway, it's 5:54 at ako natutukan ko mga balita maghapon dahil nandito ako sa news center. Nakatutok rin ako sa iyo, Parker. Ganon, hindi ko alam kung natutukan mo ang ilan sa mga balita, so babalikan natin ang ilan sa mga pangunahing issue ngayong araw. Issue. Simulan ko na, payag daw si Pangulong Duterte na magkaroon ng paunang agreement sa supply, gaya din sa pagbabayad sa mga manufacturers ng bakuna sa kontra COVID-19. Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, tinanggap na ng Pangulong Duterte ang panukala nitong vaccine czar Carlito Galvez at sa ayon sa Kalihim, kinakailangan pahintulutan na
ang advance na payment para hindi mapag-iwanan ng Pilipinas sa pagkuha ng bakuna. Yan. Oho. At isa naman sa mga balitang pahapyaw na napakinggan ko sa report mo, sa pagbabalita mo, partner, habang tinututukan kita, ang gandang lalaki mo talaga sa ano, pag solo ka o sa Facebook. No? Ayon sa mga report mo kanina, habang nakatitig ako sa iyong mapungay na mga mata. Nasabi ko na eh. May tagukong pagnanasa sa akin eh. Ay inutil daw ang ahensya ng gobyerno, kaya kailangan pang magtatag ng task force sa kalibidad, baha, korupsyon at iba pang mga mga problema po sa ating bansa. Ayon naman yan sa oposisyon sa Kamara. At yung panakwalang batas na 35-hour work week scheme sa private workers inaprubahan na sa second reading sa Kamara. At maraming iba pa. Yung update rin sa kaso ng mga COVID-19 sa bansa ay patuloy pa rin nagkakaroon ng mga kaso. At ang pinaka-latest sa ngayong Webes, November 19, ay 1,300 plus. Ibig sabihin, medyo bumababa ng konti. Dati, mahigit 2,000 yan. Minsan nga, umaabot pa lang hanggang 4,000. Pero ngayon ay mas mababa pa, partner. Yun. Yung nabanggit mong isang word na katawag ng aking pansin na kahit Amerikano na iintindihan na salita. Sapagkat yung pala'y English. Akala ko yung Tagalog. Yung inutil. Oo nga, no? English una, pakataga yan. Pero kahit na maliit na bata, naiintindihan yan. Correct. Ang pakahulugan yan eh, walang silbi. Inutil. Kung sa English mababasahin, inutile. Ayun. May natuto ako sa iyo, partner, ha? Oh, tingnan mo sa Webster. Oo nga, no? So, sige lang pa mga pagsanang balita. Issue. Ngayon! Medyo marami na naman ang nakataas ang kilay kay Senator Ping Lacson. Mga nagbabantat, pasabi nga ay naglalaway na doon sa kanilang pork barrel, mukhang mauunsyam eh. Sinasabi ni Senator Lacson, hindi bababa sa 1 bilyong pisong infrastructure funds ang nakalaan para sa 220 mga congressional district. yan ang sila congressman. Galit siya, lalabas siya ng mga black propaganda sa senador. Sabi ni Senator Ping Lacson, nakapaloob doon sa inaprubahang version ng panukalang 2021 national budget sa Kamara. Sabi niya, umaabot sa 15.351 billion pesos ang pinakamataas, partner David, mga kaibigan, na infrastructure funds, habang 620 million pesos naman ang pinakamababang pondo para sa isang o ibang congressional district, hindi kasama sa bilyones na halaga yung allocation pa, ha? Nako. Laki, no? Nakakalulang araw. Sinabi ni Lacson, maaawa ang mga senador sa sarili nila. At magmumukha silang barangay kagawad dahil sa naturang napakalaki infrastructure funds para sa congressional districts. Tinalo pa talaga ang mga senador itong mga congressman na ito. Sa bagay, ang mga senador naman talaga batay doon sa mandate nila, correct me if I'm wrong, pwede silang mag-sponsor pero yung mag-pinpoint ng proyekto doon sa locality, hindi nila saklaw eh. Kaya marapat lamang siguro itinatama din naman siguro ng Pangulong Duterte dahil ang Pangulo, kung din natin, kung naaalala mo, naging kongresista rin. Nasa silent committee lang. Tama. Ang presidente nag-aral dun sa Congress nung siya'y kongresista. So alam niya yung mga, sabi nga natin eh, diversion of funds na mga ganyan. Yun. Siyempre. Isa sa mga balita pang natunghaya natin ay tuloy-tuloy naman itong pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin ng iba't ibang ahensya ng pamalana. Dito sa mga report, Department of Transportation sa ilalim nga nitong si Secretary Arthur Tugade ay patuloy na nag-airlift ng mga relief goods sa iba't ibang mga lugar dyan sa Cagayan Province at sa pangunguna po mismo ni DOTR Secretary Arthur Tugade. Sana totoo lang, partner, ito namang si Secretary Tugade, medyo minsan matalim lang magsalita, pero may puso naman na itong taong to. Oo, naman. At seryoso sa kanyang trabaho sa gobyerno,
parang katulad din ni Secretary Mark Villar, na sa kabila ng kanyang pinangungunahang departamento ay sinasabing talamak ang korupsyon, pero itong si Secretary Mark Villar ay tapat naman sa kanyang serbisyo. At saka sa totoo lang, partner, mayaman na itong si Secretary Tugade saka si Secretary Mark Villar. Kaya sabi nga ng Pangulo, sabi niya hindi na ito sabi niya mangangamkam o hindi na ito sabi niya gagawa ng korupsyon para kumita, sapagkat mayayaman na itong mga kalihim na ito ng ating gobyerno, partner. Oo, magnanasa pa sila, kasalanan na yun. Correct. Yung labis-labis na pagnanasa, kalabisan na yun, lalo na sa kayamanan. Yun nga. Kaya mabuti na lamang at dapat talaga ay magkaroon tayo ng mga ganitong mga opisyal ng gobyerno na talagang ang hangarin ay maglingkod sa bayan at hindi yumaman na partner. Alright. So marami pa mga balita at pagkatapos ng break at matagal-tagal nating pananalangin ay babalik ko kami ni partner David and we're trying to get in touch do sa ating pangunahing paksa ngayon, mga kaibigan, at tatalakayin natin sa ating po namang pagpapatuloy. Partner, do the paper sa ating time check. Philippine Standard Time, ganap na pong isang minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Alright, mga kaibigan, nasa unang quarter pa rin tayo ng ating final hour. Alas 6:12 na ho ng gabi na po, mga kaibigan. Habang kayo naghahanda ng inyong pagsasaluhan sa dinner, kami pa rin ang inyong mga lingkod. Ako si Edwin Eusebio. At David Oro. At samahan niyo po kami sapagkat sa natitirang bahagi po ng programang Balita na Serbisyo Pa, bahagi po ng serbisyo natin, partner, maya-maya lamang, may kaugnayan dito sa napakahalagang issue ngayon, kaugnay ng pangangalaga ng ating sarili, may kaugnayan sa mga infectious disease katulad nga po ng leptospirosis, partner. Nandiyan sa linya natin at yes. Nalambing natin bagamat busy schedule. Sabi niya, despite his busy schedule, nagpaunlak sa ating schedule si Dr. Joseph Macalia, isang infectious disease specialist. Specialista pong doktor ang ating makakaugnayan. Yeah. Dr. Joseph, magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi sa mga tagapagkilig din niya. Sir, at Edwin Eusebio po, kasama ko si David on the other line na ngayon ay naka-work from home dahil natatakot lumusong sa baha. Magandang gabi po, Doc. Doc, pag-usapan natin leptospirosis. Ano ba in particular definition ang leptospirosis? Ano yan, sir? No? It's a zoonotic na disease entity. Ibig sabihin, yung pinaka-reservoir niya, yung pinanggagalingan niya would be yung mga daga, no? Manggagaling po sa mga daga yun. Actually, particularly sa ihi ng daga, no? Pag yan, lumusok ka sa tubig, baha, no? Tapos may sugat ka, for example, pwede pumasok yung leptospira, no? Yung spirochete na yun sa sugat mo, pwede kang ma-infect. Mm-hmm. Yun ang isa sa pamamaraan kung paano ka ma-infect. Pangalawa, siguro pwedeng tagating ka nung infected na daga, maaari ka rin magkaroon ng leptospirosis. Oo. Usually, seasonal po siya. No? Seasonal siya, lalo na sa mga baha-baha. Pag-ulan, tulad ng itong, itong dalawang dilubyo na ginaada natin. Tumaan sa atin, tumaan sa atin si Rolly tsaka si Ulysses. No? So, very, yung mga lugar na naapektuhan, maaaring magkaroon doon. Specific lang ba daga dyan, Doc, Joseph? Specific lang na daga lang ang dapat talagang ipag-ingatan? O yung iba pang hayop na maaaring karga din? Meron sa Pilipinas po yun ang pinaka number one. Alright. Pero maaari pong manggaling yun sa mga cattle, no? Sa mga baboy, sa mga aso even, no? Kahit yun sa mga aso po. Pero ang pinaka-unang nagbibigay sa atin kung nagdudulot ng leptospirosis, manggagaling po sa mga daga. Ayun. So, Doc Macalia, kasi parang minsan minabalitaan ako na yun, lumusong lamang sa baha, pagkatapos nilagnat, at pagkatapos nanigas na yung panga, at pagkatapos naggrabe na. Ano ho ba yung mga symptoms na pwedeng makita sa isang
nagkaroon po ng virus na ito mula po sa daga itong leptospirosis, Doc Macalya? Itong huling dalawang taon na nakaraan, 2018, 2019, although medyo bumababa na yung mga incident no, ng leptospirosis sa Pilipinas, gawa siguro ng ano yan eh, gawa ng edukasyon, ano, yung pagsunod ng mga tao, o dahil sa takot nga nila siguro na lumusong no, sa mga baha-baha. Pero pinaka, tatlong pinaka-importanting sintomas na maaaring maramdaman ng pasyente na may leptospirosis is una, lagnat. Okay. Pananakit ng katawan, lalong-lalo na po dun sa may ano, calf muscles natin. So, in general, buong katawan, parang hinang-hinaka, masakit yung parang tinatrangkaso, ganun yung pakiramdam mo. Tapos, pangatlo, yung pananakit ng ulo po. No? Yun yung una-unang tatlong maaaring senyalis ng leptospirosis, lalo na pagka meron kang history, historically, meron kang history na tumusog ka sa baha. So ito pala, ano, Doc, considerably, may hawig ba ito dun sa kapag ikaw ay tinamaan ng tinatawag nating ano nga ba yung nanggagaling sa aso na rabies? Rabies po? Yung sa rabies naman po kasi, medyo may katagalan po yung kanyang, ano, no, yung kanyang pagpapakita, symptomatology, no, sa symptoms niya. Minsan, maabot ng dalawang linggo, ganyan. Pero, mas mabilis ang, ano eh, medyo mas mabilis ang leptospirosis po. Usually, ang kanyang course would be, or kanyang incubation period, may range, pwedeng mag-range ng dalawang araw ang pinakamabilis, hanggang 28 days, no, 28 days. Nandun yung range mo. Pinaka-importante doon sa mga pasyenteng nagkakaroon, pag tinanong mo at nagpapakonsulta, yung meron silang history na lumusong sa baha, may sugat. No? Lumusong sa baha ng ilang beses, isang beses lang, ilang beses, o yung tulad ng mga taong nag-rescue, ha? Tulad ng mga taong nag-rescue ngayon sa mga nasalanta ng bagyo, no? Na nabaha, yun, ibang ano naman yun. Ibang sense of exposure, kind of exposure naman yun. Ngayon, Dr. Macalya, big pakiso yung nga po, nabigyan nyo kami ng konting kumbaga ay paliwanag. Paano po ba natatransmit itong virus? Virus o bang tawag to? Bacteria galing sa ihi ng daga? Kung halimbawang itong virus na ito ay wala ka namang sugat, halimbawa, o kaya ay yun namang ihi ng daga na yun, sumama na sa baha. Paano ho ba yun? Pakipaliwanag nga po, Doc Macalya. Kasi bali ganito yan. Bali meron kang degree of exposure po. Ano? So, nanggagaling yung kunya, kaya na lang, nanggaling sa ihi. No? Nanggaling sa ihi ng daga. So tapos naglumusong ng isang pasyente sa daga sa tubig, no? So kunyari una, kung wala kang sugat, no? Ito yung degree ng exposure natin. Wala kang sugat, maaari mo naman gawin, may tinatawag tayong prophylaxis, no? Yung gamot na doxycycline. Isang beses mo lang inumin yun, 200 milligrams, medyo malabo nang magkaroon ka pa ng leptospirosis noon. Pangalawang degree of exposure would be yung sabihin na natin may sugat ka, lumusong ka sa baha, medyo mas matagal-tagal yung pag-inom mo ng gamot nun. Mga 200 milligrams, 3 to 5 times a day. 3 to 5 days yung pag-inom mo. Ngayon, pagdating ng pangatlo, yung talagang tulad ng mga rescuer, no, at least 200 milligrams once a week yun hanggang sa tumigil sa kaka-rescue. Ngayon, pagka ang pathophysiology naman niya kung paano siya pumapasok sa tao, no? So it's either mainom mo yun, nangyari lumusok ko sa baha, ang dibdib, no? Nainom mo yung tubig baha, no? Tapos it just so happens na may leptospire doon, mainom mo yun, pupunta sa sistema mo, unang-unang putaktihin nun, atakihin nun yung kidneys, eh, no? Pangalawang way na pwede kang ma-infect is yun nga, kung meron ka talagang sugat, nangyari na ano ka ng yero na sugatan ka, tapos lumusong ka sa baha, kapasok ngayon doon yung leptospirosis, yung leptospire,
pupunta yan through your bloodstream, tapos pupunta yan sa sistema mo, kaya nagkakaroon ka ng blood clot. Pero ang pinaka gusto niyang puntahan sa katawan ng tao would be your kidney. Susunod ninyo atay. Kaya minsan, yung mga taong may leptospirosis, lalo na pag medyo malala, no? Yung mga taong hindi na umiihi, no? May anuria o oliguria, naninilaw sila. Parang silang nagkakaroon ng hepatitis din, no? Kasi parang namamaga din yung liver mo nun, eh. Bukod sa nagkakaproblema ka sa kidney. So, akala ng tao, Doc, mayroon kang ano, mayroon kang ibang sakit, eh. Nalimutan mo. Kaya pala dapat, sabi mo kanina, huwag niyong kakalimutan yung history ng paglusong sa baha, ano? Opo. Yun ang pinaka-importanting factor na magdedetermina na, you know, kung paano po kayo magiging suspect na mga pasyente na may leptospirosis. Martha, pero hindi ko na magiging may kakilala akong ganyan doon sa amin, eh. Babae. Nag-uulan. Hindi naman ganun nag-uulan, pero habang siya'y nagpa-pedicure, tumaas yung tubig ulan. So, sa madali sabi, inabutan dun sa parlor nung pa-pedicure. Opo. Magkagabi na partner David, Doc. Yeah. Then, napilitan na siya lumusong sa baha. Wala naman daw siya sugat, eh. Oh. Yung pala, yung nakutkot na cuticle niya, doon daw pumasok, sabi nung doktor sa San Lazaro. Ubra. Maari. Ubra pala yun. Mm-hmm. Oh, kasi may manipulasyon dun sa parte ng katawan na yun. Ano? Siyempre, may tinatanggal na konting ano doon, mga ingrown, hindi natin matabi. May konting open wound pa rin po yun. So, pero yung pinakamahigi dyan, kasi natuto na rin yung mga Pilipino ngayon, kaya siguro because of a massive information campaign a couple of years way back, mas mababa na po eh, from 2018, 2019 yung ating census when it comes to leptospirosis, pero hindi natin ngayon sa panahon ng pandemya, mamaya baka makaligtaan natin na. Uh-huh. Diba na hindi lang ho COVID yung problema natin. Yes. Ano? Sorry, naputol ko kaya. Siya nga pala, Doc, curious lang po ako. Ito pong leptospirosis, saan ho mas madalas na bibiktima ang mga tao nito? Sa mga urban area, like dito sa Metro Manila, I understand, marami. Pero sa mga probinsya po, alimbawa mga Bukirin na mayroong baha, ganun din po ba? Maari po eh, kasi kung hindi po nanggagaling sa daga, maari pong yung mga infected na mga cattle, no? Yung mga, correct. Mga baka, ganyan. Maari din eh, kasi syempre naihi din yun. Yeah. Kung hindi maganda yung drainage mo, tapos nagkabaha-baha doon, maari din po eh. So wala naman po yung imposible. Laging nasa ano natin yun, sa likod ng pag-iisip natin na pagka mga baha, usually, nung araw sa San Lazaro kami, pag mga pangkaraan ng dalawang linggo, nung araw ba ito, 2003, 2000-something, pagka kinakabahan kami niyan, pagka after 2 weeks niya rin, nagbagyo, nagbaha, no? Nagtalagang lubog. Opo. After 2 weeks, asahan mo maraming kaso ng leptospirosis. No? Pero ngayon, so siguro nga dahil sa education, no? Massive campaign, nagsasabi kung anong pwedeng inumin, pag na-expose ka, sumusunod na rin yung tao, kung kaya siguro bumababa no, yung census natin. Pero kahit na sa ganun, pasat may tag-ulan, dalawa yung nung araw, pinagkakatakutan namin, dengue at saka leptospirosis talaga eh. Uh-huh. So tulad nito, yun, Doc, mga nakaraang linggo. Yung sintomas, halimbawa, ay nagkaroon na, meron ng pinasok na ng virus yung taong may sugat. Ano unang niyang mararamdaman bukod doon sa lagnat? Opo, yung masakit ang ulo. No? Ang iba kasi nagkakaroon ng meningitis, no? Aseptic meningitis. Oh, oh. Kaya maaari pong magkaroon ng gano'n, no? Wala sa sarili. Ayun. Tapos masakit yung pangangatawan, sobrang konting pisil mo lang, talagang parang nabugbog na. Mas madalas po doon sa may calf muscles natin. Ano? Pero may hallucination pala, Doc. Kamo sabi mo, ha? Nawawala sa sarili, di nag-hallucinate yun. Medyo nasa severe form po yun. Eh, no? Tapos madalas po mapula din yung mata, yung conjunctival suffusion na sinasabi. Yeah. Mapulang-mapula, parang may sore eyes. Parang na-addict, you know? Parang may sore eyes. Mapulang-mapula. Tapos, yun, mga iba talagang parang tinatrangkaso, nanginginig, mataas ang lagnat.
Ayun po, yun ang tatlong pinaka ano. Pero pag nakakita ka na medyo mapula yung mata, eh malamang baka, lalo na pag lumusong saba, malamang. So Doc, kapag ka nagkaroon po ng leptospirosis at nagpabaya po ang isa, ano po ang, kumbaga, yung porsyento na mamatay po ang biktima kapag talaga may leptospirosis na hindi po nagamot, Doc, mata niya? Oh, lalo na yung may tinatawag tayong Wills disease, eh, no? Okay. Yun, apektado na po yung nabanggit ko kanina na apektado na po yung atay, mm-hmm. apektado na po yung kanyang kidney. So, hindi. Ito yung mga taong hindi na nakakaihi. Ito yung mga nadadialysis, ano? Kasi sa sobrang dami siguro nung nag-infect sa kanya. Uh-huh. So, na-overwhelm na sila. Malaking porsyento po. Pero pagka yung chance na pwede kang... pwede mong ikamatay, no? Uh-huh. O napakalaki. So, pero hindi naman ho sa lahat ganun, ano? Through the advancement of medications, uh-huh. plus yung timely siguro na renal dialysis siguro, no? So, maaari pong mag-survive pa din, no? Pero pagka ganyan, pumunta ka ng hospital at talagang nahihirapan na po may. Kasi pwede hong magkaroon, dahil sa hindi umiihi yung tao, nagkakaroon na ng apekto doon sa puso, no? Nagkakaroon ng myocarditis. Nagkakamanas na yan, ano, Doc? Nagkakamanas na. Oh, nagkakamanas na po yun. Pati yung baga niya, namamagana, nalulunod siya sa sarili niyang dugo, no? So parang hirap na huminga. Ang picture noon is naninilaw siya, hirap huminga, may lagnat pa din, tapos hindi umiihi. Yun nga, sabi niya, nabanggit niya, nagmamanas, nagpo-congest na siya. Yun yung mga tipong dinadialysis. Pero pagka naabutan ka ng ganyan, kanyari maabutan mo sa ER ng ganyan, sa emergency room ng ganyan, medyo nahirap talagang habulin din yun. Ano? So pagka ganyan po, kasi maaari naman pong may leptospirosis na mild naman, pwede naman pa uwiin. Bigyan lang ng gamot, no? Basta't wala lang po tayong danger sign. Meaning, Doc, hindi nakakahawa ba yan? Kasi kung pauwi nyo, pagkatapos, isang utensil lang ginagamit sa bahay, wala bang tendency na makaano yan? Zoonotic po yun, eh. So, ibig sabihin po, ano yan, yung sa sugat, yung na-explain ko sa inyo kanina. Hindi naman sa airborne, hindi naman sa, ano. Uh-huh. Hindi naman po. Pero, siyempre, lang naman, antayin nyo pa na. Magka-problema ka, di ba? Mahirap yung alam mo naman tayo minsan. No? So para po sa mga kababayan po natin na ngayon nakamonitor, lalo na po yung mga nagpupunta sa mga lugar kung saan po, halimbawa, mayroong relief operation at mayroong lulusong sila sa baha. Ano po ang pwedeng prevention para huwag magka-leptospirosis? Tama ho ba uminom na ho agad ng mga gamot na prophylaxis, Doc Macalya? Oo po, lalo na kung ganyan, ano? Maraming mga kababayan natin na gustong tumulong, ano? Tapos hindi na lang maiwasan na lumusong doon. Mm. Uminom ka na ng at least 200 milligrams ng doxycycline nga na sinasabi, once a day, no? Pero pagka-rescuer ka, at least once a week mong iinumin yan, hanggat sa kung kailang katitigil ng kakatulong, kakalusong. Yan. So ibig sabihin, kunyari sa isang... na dalawang linggo kayong lulusong, projectedly dalawang linggo, at least once a week na 200 milligrams ang prophylaxis mo. Pero hindi naman, pero kung talagang... Doc, hindi makakaroon ng masamang epekto yung iinom ka ng gamot na wala ka pa namang gagamutin? Hindi naman sa ganun ka, ano, safe naman yun, maganda naman yung safety, ano, nung degree nun, nung gamot. Pero, ang isa sa mga common na side effects nun is, pag meron kang, uminom ka nun, lalo na pag treatment, pag naarawang ka, medyo nagkakaroon ng sunburn ng iba, eh. Parang namumula, yun yung isa sa pinaka side effect niya. Pero other than that, huwag ka lang may allergy, siyempre. Yeah. Bawal din yun sa mga may allergy sa ganung kasing gamot. Okay, partner. Mm-hmm. So, ngayon, Doc, nasan yung pagkakataon? Ako, napaka-importante po nito kasi sa totoo lang, baka minsan nakakaligtaan po ng mga kababayan din natin. Tama nga po ang kasabihan, yung paalalay gamot sa taong nakakalimot. Kaugnay po ng mga pag-iingat po natin na huwag po tayong mabiktima ng leptospirosis. Nasa inyo, Doc, ang pagkakataon para muli magbigay po ng paalala sa ating mga kababayan.
Oh, tuloy po, salamat po. Ano? Ganito po, bali sa mga kababayan natin, alam ko po na medyo nasa pandemic mode tayo, no? ang buong bansa natin. Huwag po natin kakalimutan na maaari pang, marami pa pong ibang sakit na maaaring magdulot ng kahirapan sa atin. Tulad po na sa dengue, maaari pong nangyayari pa ngayon yan, hanggang ngayon. Pating lalong-lalo na po yung leptospirosis, no? Kung maaari po natin iwasan ang mga mababahang lugar o magawa natin gumamit ng mga barriers, no? Mga tulad ng mga bota. Bago tayo lumusong, no? O yung mga ganyan. Pinakamaigi niyan, pag na-expose kayo, hugas agad pagdating sa bahay. Soap and water, may sugat man wala, sugat hugas tayo. Kung kakayanin nating mag-prophylaxis, punta kayo ng sa mga doktor nila, no, humingi kayo ng prescription na sabihin nyo, pacheck kayo na, Dok, na-expose po kami, makabigyan kayo ng prophylaxis ni doktor, mabigyan kayo ng kahit na isang beses lang. So para lang maproteksyonan nyo yung sarili ninyo, huwag na nating antayin na lumala pa yung ating potentially na lumala at life, magiging life-threatening sa buhay natin yung pagka may leptospirosis po. Right. Mas maganda pong maagap tayo, ano? Opo, mga kababayan. Opo. Dr. Joseph Bacalia, sir, karangalan namin naging bagay kayo ng program at sa mga susunod na pagkakataon, maasa kami makakasampa namin kayo, sir. Salamat po. Thank you, sir. Maraming salamat. Okay. Okay, mga kaibigan, nakaugnayan natin si Dr. Joseph Bacalia, isang infectious disease specialist. Samantala, yan ay bahagi po ng public service ng programang Balita na Serbisyo Pa, pero tayo muna ay mag-break at maya-maya po ang mga reaksyon naman ng ating mga kababayan kaugnay ng poll question natin. Philippine Standard Time, 6:32 p.m. Balita na Serbisyo Pa! PWIC Balita na Serbisyo Pa! Alright, alas 6:38 na mga kaibigan sa ating pagpapatuloy. Bago dun sa inyo mga sagot sa poll questions ay bahagi ng ating public service announcement, Tulong Bayanihan, partner! Yeah, oh, tumatanggap na daw ng accepting na ng relief goods para sa kanilang gagawing pamamahagi. Tumatanggap daw sila ng donasyon para sa mga biktima ng bagyong Rolly at Ulysses. In-kinds po ito, yung drop-off points for your kind donations ay dyan sa Campo Aguinaldo Tennis Court, Quezon City. You may call AFP Civil Military Coordination Center sa kanilang hotline, 0917-884-6797. 0917-884-6797. O kaya sa landline na 8911-6001, local 6147. Aha. At sa ating servisyong IC, meron din tayong announcement dito na ipinasa sa akin ng ating mga kasama dito sa ating studio. Na sabi, kasama ang donate with Abby Tangili Riders Combo at Ara Footwear. Nagsasagawa o magsasagawa ang aspirin ng donation drive sa Kasiglahan Rodriguez Rizal upang makapagpaabot ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Ulysses sa darating na ika-21 ng Nobyembre 2020. Uh-huh. Sa Sabado na po yan. Oh, lapit na. At upang maisakatuparan ang misyong ito, sila po ay nangangalap ng donasyon, cash or in kind. Ang anuman nga pong tulong na kanilang matatanggap ay tiyak na malaking bagay para sa mga biktima nga ng kalamidad. Para sa mga cash donations, maaari kayong maghulog ng mga sumusunod sa mga sumusunod na bank accounts at mobile wallet. Ang GCash, ito po yung GCash, ha? 0927-115-9658. Nakapangalan po ito kay Abigail Felices. Ang BPI account naman ay 0319-062471. At nakapangalan naman ito kay Aaron Gacho. At yung BDO account ay 0117-2003-2570. Mary Rose Garzon. At ang Land Bank account ay 1506-100026.
At ito naman ay account name Maria Isabel C. Magsino. Mariring magbahagi ng o magpadala ng mga pagkain tulad ng bigas, canned goods, tubig at mga damit, kumot, unan, tuwalya, face mask at face shield at iba pang mga pangangailangan hanggang sa araw po ito ng Friday naman, ika-20 ng Nobyembre sa mga sumusunod nilang drop-off locations. Ito po, Road 5, Tuazonville Compound sa Tenyong, Marikina City. Tama ba yung bagay ko? Tenyong. Tanyong, hindi Tenyong. Tenyong kasi nakalagay dito eh. Tanyong. Tanyong. Eh, tawag sa akin ni Boss Edgar, Minyong. Iyon, no. Ito pa, partner. Sa second floor ng APB building, ay Mabini Street, Purok 1, Mohon, sa Malolo City, Bulacan. Yan, Mohon. Yan. At yung pwede rin po sa number 645, Veronica Street, Barangay Fatima V. Fatima 5 to sa City of San Jose del Monte, Bulacan. At panghuli, na information para sa iba pang detalye, maaaring mag-iwan ng mensahe sa mga numerong nakatala sa itaas o ito po ay may kaugnayan nga sa proyektong Bangon Pinas, Bangon Pinoy. Para po sa karagdagang information at kung hindi nyo po nakuha yung mga information na yon, eh pwede nyo naman pong i-review li ang broadcast natin nito sa pamamagitan po ng ating Facebook o website partner. Yun nga kagandahan ng modern broadcast ngayon eh, no? Yan. Mababalikan mo na kagad. Correct. Hindi ka mukha nung araw, talagang pag may mga asunto, may magre-reklamo, pupunta pa sa station, hihingi pa ng open reel o kung anumang tape recorder. Ayun, on the spot, ano ha? Yung TO8. Oo, TO8. Alas 6:43 mga kaibigan at baka magtampo yung ating mga nagte-text doon sa ating ikaw ba'y merong Facebook na hawak dyan? Paminsan-minsan binubuksan ko partner kasi kailangan meron akong direct na communication sa ating mga communications assistant sa loob dyan ng video. Kasi baka napapansin ng ating mga kababayan lalo na yung nanonood ng live broadcast. Baka di natin sila napapansin na magtampo, no? Love po namin kayo. Oo. Sige nga, partner. Eh, kaya lang nakikita natin. Pero unahin na natin at yung ating poll questions, partner. Narito na ang poll questions for the day. Tanong mo muna yung poll questions kung may kopya ka dyan. Oo, meron. Siyempre. Ang ating pong poll question na sasagutin at sinagot na rin po ng ating mga kababayan, sa inyong palagay, dapat pa bang magangkat at magdagdag ng bigas ang bansa sa 2021? Yan po ang ating poll question. At ang sagot ni Jonas Teran, kung kulang, eh bakit hindi? Kung sapat naman, eh wag na. Para naman kumita ang ating mga magsasaka na hirap kapag tayo'y nag-aangkat. Kasi nababaliwala yung kanilang ani. Binabarat pa ng mga buwayang negosyante. Aray, oo. Ito naman ay para kay Secretary William Dar. Alam ko naman si Secretary Dar, napaka mahinahon at fair naman itong tao. At siguro kung medyo may paninisi sa part ng mga ano natin, mga kababayan, eh baka pwedeng pulutin yung mabuti at ang masamay iwaksi. Si Francis Fajardo, sabi niya, Secretary Dar, mas mabuti pang magbitiw ka na lang sa pwesto mo. Kung ganyan ka lang di naman nag-iisip, sana inuna mo ang kapakanan ng mga magsasaka na hirap sa pagtatanim ng palay. Sana mas pinagtuunan mo ng pansin at tinulungan ng mga magsasaka na mapabuti at mapaganda nila ang kanilang mga ani kesa yung puro kayo import ng bigas. Mas mahalaga sa inyo ang kapakanan ng mayayamang mga importer na nagpapamahal ng presyo ng bigas kesa sa mga magsasaka na may hirap. Yan po ang mensahe nitong si Francis Fajardo. Partner? Si Secretary Dar po ay isang magsasaka. Hindi nyo na itatanong. Yeah. Hindi sa pinagtatanggol ko, pero I knew the guy ever since way back 1990 pa. Isipin mo, 30 taon na partner. Ano pa lang yan? Nandun pa lang siya, director pa lamang siya ng Philippine Council for Agriculture Research and Development. Ayaw na niya nga sa public service, ayaw na nga sa government service. Kaya lang talagang hinahatak dahil yung kanyang expertise. Nanggaling pa yan sa India.
Really? Diba, doon siya sa India, doon sa, siya nag-propagate ng mga binhi doon sa India, kaya naisip siyang kunin ni Arab noong mga panahon na yon. Correct. Alright. So, itong sabi ni Joel Orsos Cabarles Jr., yan ang gusto ng senadorang mangangamgam ng lupa para yung mga farmland, hindi na kumita at ibenta na sa kanya. Si Robert De Vera, bakit noong mura ang bigas o ang mga palay, binili nyo na sana natulungan nyo pa ang mga farmers? Yan. Abdon Perez Manawis, go signal para magtaas ng presyo ng bigas ang kanilang kaibigan. Go signal din para itago ng inventory para magkaroon ng pulse rice shortage. Ganyan naman ang galawan nila. Si Ziana Alaydin Anji, 100 million na tayo. Normal lang kailangan natin ang bigas. So 100 million na kasi ang Pilipino, partner. 110 yata eh, no? Correct. Sabi ni JB Calvo, bibili tapos pauulanan lang. Yun. Pero may punto siya kasi kulang ang ating mga kababayan, mga magsasaka, particular mga traders, noong mga tinatawag nating drying facilities at mga imbakan baga. Yung mga kamalig, sa tawagin natin sa probinsya. Correct. Wala tayong imbakan. Oh. Yan. Si LCO Barceliano, malamang kulangin ang supply ng bigas dahil sinalanta ng bagyo. May mga rice mill nga from Isabela, nag-announce sa FB na naapektuhan palayan nila. Kaya maapektuhan din pag supply nila ng bigas. Oo, naisip ko nga yun. Kaya natanong ko rin nga kay Secretary Darby ito nung nakapanayam natin siya kahapon na Parker. Sabi ni Trev Ron, ala na naman, bago. Eh talagang importer na ang Pilipinas since nawala si Pangulong Marcos, sabi niya. Si Jerry Sandoy, ayusin niyo ang pagtatrim ng palay. Ayudahan ang magsasaka sa dapat advanced na technology para sa pagsasaka. Hindi yung angkat kayo ng angkat ng bigas at pinapabayaan ninyo ang agriculture sa bansa na bumagsak dahil sa kasakiman nyo sa pera. Sa pera. Masaklap eh, no? Eh, di mo masisisi mga magsasaka. I feel the pain kasi alam mo namang ako ay lumaki din sa sakahan, ano? Yung mga kahanggan namin dun sa bukid, ayaw mo man, di mo naman karapatang pigilan. Pigilin mo ma sila. Huwag kayong magbenta at makukulong ako dito. Mawawalan ako ng supply. Eh, ano gagawin mo? Sabihin nila, wala na. Ayaw na namang anak namin magsaka. Ibe, benta kayo. At tatamba ka na at gagawin ng tatayuan na ng bahay. Oo nga. So, samantala, sabi ni Elaine Laurente, yan ang gusto nilang binaha ang mga palayan para makapag-angkat na naman sila at higit pang kita. More kita, ika nga. Ah, hindi naman ginusto ng ating mga ano yun, mga official lang magkaroon ng baha. Oh, hindi naman sila nagpaulan niyo. Si MC, ito pala, si Jerry Sandoy, ayusin niyo ang pagtatanim. Ay, hindi, nabasa ko na ito. Ito pa isa, Nelson Vico, tinatago yan ng mga negosyante. Uy, may hoarding ba? Anyway, si Rix Bam, irog-irog. Mag-angkat. Ang mga cartel at big business lang talaga, mahalin nyo ano, imbis na mag-focus kayo sa at mapalakas ang production sa ating sariling magbubukid, patayin nyo na lang kaya mga magsasaka. Aray. Oh, sabing ganun. Huwag naman po. Si Jose Everito Apolinar, Department of Agriculture and Importation. Tiba-tiba ang mga buhaya, sabi nito si Jose Apolinar. Lilibet del Castillo, ayan na nga ang gusto mangyari kaya ayaw tulungan ng mga farmers, sabi nila ganun. Rodel Cuarto, Department of Angkat, imbis na palakasin ang agrikultura ng bansa, unti-unting pinapatay kabuhayan ng mga magsasaka sa lakas ng importation, mga ganid. And last but not the least sa aking listahan, si Joan Bertudes, jackpot na naman yung alin na mahilig sa lupa na isa sa pinakamalaking importer ng bigas, sabi niya. Dalawa na lang to, partner. Sige. Si Alexis Monsendo Velasco, suportahan nyo mga magsasaka. Bilhin nyo ang naayon ang palay o bigas. Di yung puro angkat ang priority nyo. Mga toot! At yung si Ron Santos,
Hindi kasi sigurado, may kikita na naman dyan. Aray, ayun, partner, ang mga reaksyon ng ating mga kababayan. Alright, alas 6:51 ba? Ikaw ay pinakikinggan tayo ng ating mga kaibigan dyan sa Campo Crame, nami-miss ka daw. Talaga? At dahil dyan, may report si Patrol 13, bagong NCRPO chief, tiniyak na igagalang ang human rights. D-W-I-Z Patrol 13, si Gilbert Perdes. Bert? Tiniyak ng pamunuan ng NCRPO, National Capital Region Police Office, na igagalang nila ang karapatang pantao ng bawat individual habang pinatutupad nila ang batas. Ayon kay NCRPO Acting Regional Director Vicente Danao Jr., hindi niya kukonsintihin ang mga abusadong pulis laban sa mga ordinaryong mamamayan. Paliwanag ni Danao, prioridad niyang respetuhin ang karapatang pantao ng mamamayan at hindi siya papayag na ang mga mamamayang Pilipino ay abusuhin ng mga unipermadong pulis. Hinikayat din ni Danao ang publiko na isumbong sa NCRPO hotline sa mga umaabusong pulis. Kasabay nito, hinamon din ng bagong hepe ng NCRPO ang lahat ng mga district directors, lalo-lalo na mga chiefs sa police at station commanders, na gawing mabuti ang kanilang trabaho at kung hindi ay sasagawa siya ng malawakang pagbalasa sa posisyon ng mga ito. Samantala, sinabi rin ni Danao na tututukan ng kanyang liderato ang lahat ng mga lugar na maraming gumagalang masasamang loob. Those areas that are prone for criminals. So yan ang isang priority natin. Aside of course of the strict implementation on our anti-criminality, anti-corruption, and anti-illegal crimes. At yan ang tinig ni NCRPO Chief Police Brigadier General Vicente Danao Jr. Ito sa Patrol 13, Gilbert Perdes, nagulat para sa IPLM. Todong lakas, DWIZ. Alright, thank you, Gilbert. Alas 6:53 ng gabi, partner. Yeah. Bago dun sa ating trabaho opportunities, nakikinig, nanonood yung ating mga taga-subaybay here and abroad. Ulitin lang natin, Ninia Abseri de Leon, Annette Alagredi, si Lisa Jane Stoney, at itong si Jandy Shigide. Kay ganda ng hapon, lalo na taga-agaw ang dilim sa tandem ng balita na serbisyo pa. Wow. Ehe, my favorite si Ka Edwin Eusebio at David Oro. I'm always listening sa online AM radio, pero now FB. Now, syempre, alam nyo na, di ko kayo matiis. Wow. Si Ricardo Sikam, good evening po sa inyong dalawa, watching from Halahala, Rizal po. Stay safe. Ross Bobilia, magandang gabi po Ka Edwin and Ka David, avid viewer and listener niyo po ako. Maritas Ramos, good evening din. At gayon din naman yung may sulat hapon, di ko mabasa. Angelo Radaha, magandang hapon po Sir Edwin, Sir David, solid BNSP sa DWIC 882. Marami pa, marami pang tuloy-tuloy ng pumapasok eh. Ayun, at salamat ha, at nakakataba ng puso na... Sa iyo ako tumaba puso ko, rheumatic heart ang tawag yan. Isi-isi. kumbaga nakakapagpasigla para sa ating partner. Nakalulugod. Yun, yeah. Na tayo po ay sinusubaybayan na kahit na po tayo ay mga hamak na mga broadcaster lamang nga, partner. Huwag mong ginaganon, partner. Huwag mong maliitin lang yung sarili, tandaan mo. Na kahit kayo maliit, maliit ka talaga. Alas 6:54, punta natin ang ating job opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Servisyong Trabaho. Dito lang sa balita na Servisyo. Mula sa Public Employment Service Office, Baliwag, ang mga interesado na aplikante ay maaaring mag-submit ng resume sa pesobaliwag2016@gmail.com. Ilagay ninyo yung inyong pangalan, of course, ang ahensya ng Everest Manpower General Services ay nangangailangan ng bagger, ang qualification at least nakabot lang ng kuleyo o kaya senior high school, matino, ibig sabihin with good moral character, walang litaw na tato, at merong pleasing personality. Yan. Yeah, ito naman po, Peso Baliwag din, now hiring. Referral, ang mga interesado na aplikante ay maaaring magsubmitin ng resume, PDF file sa pesobaliwag2016@gmail.com. Subject, company name, position, mula November 19, 2020 hanggang sa November 21, 2020, ang ahensya ng Gabay at Lingkod Lending Investor Incorporated ay nangangailangan ng mga aplikante para sa posisyong accounts representatives, collectors, baliwag, sa Baliwag Bulacan po ito ha,
Ang mga qualification po, male, at least college level, must have driver's license, knows how to drive and own a motorcycle, professional and goal-oriented. Para sa karagdagang impormasyon, mangyari po lamang na tumawag o mag-text sa 0933-517-7470 o mag-iwan ng mensahe sa pesobaliwag2016@gmail.com. At kung kayo naman naninirahan malapit sa Baliwag o dyan sa Mesan Ildefonso, ay yung pure gold ho dyan, nangangailangan ng janitor. Ay high school graduate ang kailangan at with good moral character. At aya-ayang sabi nga tindig with pleasing personality, should I say. Pwede kayo mag-text sa 0933-517-7470. Aba, napakabilis ng oras, partner, ha? At maraming salamat po sa mga kababayan po natin na patuloy na sumusuporta sa programang Balita na Serbisyo Pa. Bukas, partner, ay meron tayo siyempreng mga konting pagkaing pangkaisipan, mga spiritual na pagkain para naman. Kasi araw ng Friday bukas, ang bilis na araw, partner. Marami nagtatanong sa atin yan na di nga nila akalain na yung matagal mong pagkaka-lockdown, mas marami ang matututunan namin coming from you. Ho, ang topic natin bukas, may kaugnayan sa pambuong daigdig na baha. Total, binabaha maraming lugar po sa Luzon. Ay, gusto ko yan, ha? Ito po yung pangglobong baha noong panahon ni Noe. Yan ang tatalakayin natin bukas sa maikling pagkaing pangkaisipan. Kung ano ba ang ipinaparating na mensahe sa atin noong pangyayaring iyan. Partner, alam na tayo. Mga kaibigan, so yan muna po, nagwawakas ang ating presentasyon, edisyon ngayong araw na ito, mga kaibigan ng Webes, 19 na sa buwan ng Nobyembre. At lagi po nating tatandaan ang paglilingkod sa kapwa, isang pagpapala mula sa Diyos. At sa ngalan po ng ating mga nakagapay sa ating broadcast sa araw na ito ng Webes, sina Engineer Jeric Barreto, si Daniel Tenco, ang ating mga news writers na sina Krista Di Diyos Tagala, social media writers Jezreel Santillan, at ang ating communication assistant na si Bea Amicable. Ako po si David Oro, nag-iiwan sa inyo ng mga tagang maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Ako po naman si Edwin Eusebio, lagi ang nag-iiwan sa inyong hari nawa. Ang basbas at pagpapala ng ating Panginoon may kapal ay lagi nawa pong sumaten. Bye! Balita na Serbisyo Pa!